my channel, and today I would like to celebrate my 100 subscribers. Sobrang thankful ako na for this month's goal that I have to have 100 subscribers, ay natupad po talaga siya. Actually 100 plus, like 104 as of the moment. So I want to take this opportunity to share with you my gratefulness in this small milestone that I've reached. And of course, hindi ito magiging possible if it were not for you. Salamat po talaga sa suporta nyo. Of course, sa lahat po ng subscribers ko, sa lahat ng mga nagka-comments and likes, and today is a shoutout ko rin po sila. But before that, let me show you my blooming roses. No? Natutuwa talaga ako sa mga roses sa labas, sa garden namin. Kasi sobrang nagbo-bloom talaga sila, lalo ng maulan ngayon, di ba? So, kaya last night, kumuha ako, nagupit ako sa garden ng ilang mga stems ng roses. So, here it is. I'm showing you. Now, kung mapapansin nyo, I have here my little cupcake and with a candle. No, para ma-feel ko talaga and ma-feel din ninyo that this is a celebration. Parang 1 year old ko sa YouTube, having 100 subscribers. Okay, so at this point, I will shout out the following people. Yung mga top fans ko, and of course, yung mga nag-comments, and of course, yung mga likes. Marami talaga ding nagla-likes, kaya lang hindi ko na ma-determine kung sino yung mga likers ko na yun. Pero let me shout out the following people. So first of all, ay ang aking sister na si Glenda Griner. So si ate is wala siya dito, nasa ibang bansa siya, dun siya nakatira, and napaka supportive niya sa akin. So talagang ano siya, nagko-comment siya lagi sa mga vlogs ko. At the same time, shinare niya yung aking YouTube channel sa kanyang mga friends. No. So, lagi siyang nandyan supporting me in my YouTube channel. So, thank you, ate. And actually, meron siyang page kasi nagbe-bake siya ng mga goodies. No? Ang pangalan ng kanyang page is ano na nga yung pangalan? Happy Baking. Okay, so lahat ng mga babanggitin kong pages and other channels, siguro ilalagay ko na lang sa description box. Just check them out. Okay, so second is, of course, my husband. So, laging nagla-likes, laging nanonood. And of course, nag-comment din siya in one of my videos. So, siya talaga yung backbone ko din sa pag-establish ko ng YouTube. Thank you, Mark, for your support in this vlogging journey of mine. Okay. And of course, ang aking best friend na si Edz Galecio, na lagi din nagko-comment, and talagang binubus niya yung aking confidence. Nagla-likes, and of course, malaking tulong din siya sa akin kasi meron siya sa aking, she introduced to me Canva para ma-edit ko ng maganda yung mga pictures, mga thumbnails, and everything else para sa aking YouTube channel. So, thank you, Edz. And of course, meron din siyang page sa Facebook na ilalagay ko sa description box kasi she's in the real estate. So, nag-offer siya ng mga condo from DMCI. So, pakicheck na lang ako sa description box. Now, moving on, yung mga kapatid kong mga boys, younger than me, sina Vince at Vix, na supporting din sila, share din lang sa mga fans nila, yung mga vlogs ko, pati yung aking pamangkin na si Sariah, sa Sariah Vlogs, meron din po siyang vlog, so, better check her out, her channel as well. Of course, yung mga
supportive kong mga students from Comprog last year. Sila din yung mga naging foundation ng aking YouTube channel. Okay, and of course, yung mga Yung's students kong hawak this school year. So, napakalaking thank you sa inyong pagsusubscribe in my YouTube channel. And napakaraming mga comments na nabasa ko, sinet ko earlier this morning, and para ma-mention ko din sila isa-isa yung mga comments sa akin. Okay, starting from the very first na nag-active ako dito sa Facebook, kasi I established it on the 2010, year 2010. Pero hindi ako masyadong active sa Facebook. Ngayon lang taon na to talagang kinurso ko na maayos yung YouTube channel ko, and yun nga, maglagay ng mga good contents. Okay, so going back, so I have here the list of these people na nag-comment sa akin from day one. Okay, meron tayo si Vash, Kano, student ko. Siyempre yung nakaunang-unang nag-comment, nakakatuwa naman. Then si Jusim, yung grade 12 student ko before, and maganda yung kanyang sinabi. And nakaka-encourage din talaga. Si Novaline, meron din po siyang YouTube channel. Siguro ilalagay ko yung sa description box para makita nyo, ma-check nyo. Si Daisyline Malyari, yung dati kong student ng student teacher pa lang ako in the Spinas. Then si Aika, na meron ding vlog. Si Aika vlog. Okay, makikita nyo sa description box later. Si Fit and Healthy, na behind this is my co-sister missionary before in Hong Kong. Na si sister, sister Angelica or Mata. Okay, so si Irie Posadas D, so co-sister missionary ko din siya in Hong Kong before, and meron din po siyang YouTube channel. Si Sister Nelson Nakuha, si Winwin Vlogs. So parang nakita niyo yung yung comment ko sa isa sa mga vlog ng students ko. So nag-comment siya sa akin and nag-subscribe. Ako din nag-subscribe sa iyo. Okay. Si Jaira Arboleda, na meron din siyang newly established YouTube channel. So check her out as well. Si Inday Delsa, yung sister po sa Hong Kong, na kumbaga nagkakaroon din siya ng success sa kanyang YouTube channel. Si J Jam Moto Vlog, na siguro student ko rin siya pero hindi ko siya masyadong ma-recognize. Pero nag-subscribe din ako sa channel mo. And lastly, yung latest is si Nata Salinas. So, salamat sa comment mo sa akin. Stay safe. Ikaw din, always stay safe and fine. So, yun po yung mga gustong i-shout out in this celebration of mine. So, salamat po. And sa lahat po ng mga hindi ko nabanggit, I recognize yung lahat po ng mga subscribers ko and mga nag-likes and comments po na possible na hindi ko po mention sa shoutout na ito. Now, ano naman po yung next? Sana hindi pa siya maubos yung candle. I hope so. So, at this point, I want to show you some of the vids na sa umpisa. Eh, hindi ko naman naiisip na kailangan pala na, really honestly, hindi ko naiisip na kailangan, syempre, at the start, marami ka pang hindi alam, marami ka pang you need to aralin, no, study, and of course, marami ako mga, may mga vids ako na hindi ganun kaganda ang quality. Pero of course, na-appreciate ko pa rin kasi at least I learned from it, from the eyes of not only my own perspective and judgment, but also based from the people who watch my videos. So, ipapakita ko sa inyo yung mga parts ng mga videos na yun na medyo nakakatawa, no? And meron din ako mga videos na medyo mahina yung audio. So, basta na lang ako nag-upload. So, hindi pala dapat ganun. Okay, that's all could be tapped from your experience, learning experience.
And meron din akong mga talagang videos na parang nagagandahan talaga ako kasi parang nakita ko yung improvement ko from day one. So, nakakatuwa na over this time is may mga natutuhan na rin po ako. So, ipapakita ko po yun sa inyo. Ayun. So, yun po yung mga old videos ko, yung mga I consider best videos that I depended on the number of views and comments. So, sana may na-reminis nyo din yung mga napanood yung videos na yun. And gusto ko lang po sabihin sa inyo that the prime purpose of me establishing this YouTube is to really be able to express myself and my desire to help you based sa aking kaalaman, sa aking experience. And of course, there's always a room for improvement, no? So, gusto kong i-challenge pa rin yung sarili ko na to move forward, increase in YouTube subscribers, comments, and likes. Kasi maraming bagay pa ako na gusto kong i-share with you, and I'd like it to reach lots of people of different ages and gender. Okay, so at this point, I'm really encouraging everyone, and I plead with you that you help me reach those people na I think will benefit from my videos. So, I would implore na i-share niyo po yung aking YouTube channel. Pwede niyo rin pong i-share yung mga videos na gusto niyo pong mapanood nila, yung mga talagang na-appreciate niyo na videos ko. So, malaking tulong po ito kasi pag na-reach po yung 200 subscribers na gusto ko po, maybe within 2 weeks is siguro magdadagdag na ako ng mga behind the scenes ng aking videos as well as yung mga bloopers, pwede rin. So, this is part of the challenge that I want to take. So, with you, I am confident na ma-achieve ko po ito. Kasi alam ko po na nandyan lagi ang support niyo for me. Siyempre, hindi lang po para sa aking mga contemporary o yung mga ka-age ko, no, na mga mommies, mga dalaga, so on and so forth. Of course, sa akin din mga students na talagang sila yung, I guess, yung primary supporters ng channel ko. So, maraming salamat po talaga for celebrating my 100 subscribers today. And I really look forward to this day. So, maaaring sabihin ng iba, bakit sineselebrate pa yung 100 subscribers lang naman. Pero for me po, is napaka-saya po sa feeling na i-celebrate yung mga kahit maliliit na milestone lang ng mga bagay na na-achieve po natin. And para ma-recognize and ma-appreciate, ma-show namin yung appreciation po sa mga sumusuporta po sa aming mga small YouTubers kagaya ko. So, maraming salamat po, and I hope that you'll stay with me, no, na supportahan niyo po ako all the way. And para sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, it's time for you to subscribe. And para mas ma-encourage po ako na mag-produce pa po ng mga good contents, good quality contents where you will learn so much. So, maraming salamat po. Then, once again, sobrang dami ko ng beses na nagpasalamat. And, malapit na siyang matunaw.
So I guess this is the end of our celebration, mga ka-YouTube. Stay tuned lang po sa mga susunod ko pang videos, and I will see you soon. Bye!